Good morning, guys. Good morning. Good morning. Today is August 10, 2020, and it is now almost 9 o'clock in the morning. So, Anya just done her sunbathing, and so now, magre-relax na lang siya, guys. Manonood siya ng kanyang cocomelon while Mama is having her breakfast. So, I'm gonna cook oatmeal. Kasi yun lang naman yung madali, tapos good din siya for my breast milk production. And yeah, ilalagay ko lang si Anya dito sa kanyang swing. And yeah, oh, si tingnan niyo guys, oh, manunood lang yan talaga yan siya, guys. Say hi to the people. Say hi to the people. Hi. Hi guys. Hi guys. Medyo inaantok na nga siya guys eh. Kasi I think mga almost 2 hours na din siyang gising ngayon. And yeah, after ko mag-breakfast, ipapadadi ko siya. Tapos for sure, matutulog na naman siya. And that will be her first nap of the day. So, yan guys, balikan namin kayo mamaya. And guys, lumipat kami dito sa ano sa bed. Nilipat ko siya kasi umiiyak siya eh. Umiiyak siya sa swing niya. So, yeah, inaantok na kasi talaga siya, guys. So, alam ko na matutulog na siya soon because she's sleepy already. And ito din yung oatmeal ko. So, I'm gonna have my oatmeal while I'm just playing with her for some time para at least, diba, matapos akong mag-breakfast. And, yeah, papatulugin ko na siya. By the way, si Uni nga pala is natutulog sa kabilang room. Ano siya, duty siya. 12:30 later. So, yeah, makikita nyo rin siya mamaya pag nag-get ready na siya. So, yun guys, lalaroin ko muna si Anya and I will have my breakfast. Yan guys, while Anya is having her tummy time and while she's playing, mag-aano ko, lulutuin ko tong mung dal to sa ano eh, sa India, tawag nila dito. So, lulutuin ko to para diretso na din ako mamaya magluto pag nakatulog na si Anya. Yan guys, nakatulog lang ni Anya and while luto ko yung munggo, I'll just gonna get ready quickly. Maliligo lang ako saglit and then get ready for the day. By the way guys, it's just gonna be me and Anya lang pala today kasi nga may work nga ang ating dada Uni. So anyway, tomorrow and day after off ni Uni. So let's see, baka haalis kami and baka makapag-film tayo ng ibang vlog na at least naman, diba? Maganda naman tayong content ng ating vlog. But anyway guys, we'll just gonna keep entertaining you, me and Anya. So yeah, sana dyan lang kayo at huwag kayong umexit. Hey guys! So, nakapag-ready na ako at gising na rin ang ating baby. Oh! Look at them first! Look at them first! Yan, gising na siya guys. And, hinihintay ko na lang na magising si Uni para makapagluto ako ng aking mung dal. And we're listening to this new TJ Monteverde's Puhon song. I really like it guys. You know, support Bisaya. Say hi, baby. Say hi, baby. Baby, say hi. Hi. Say hi. Yun guys, binigay ko si Anya kay Uni para makapag-start na akong magluto. So, i-prepare ko lang yung ingredients guys. And yeah, simple lang naman. Simpleng luto lang siya. It's just gonna be a Filipino style mung dal. Tapos lalagyan ko siya ng kangkong leaves or yung water spinach. So, yan. Papakita ko sa inyo mamaya yung final result. Pero hindi ko na ipapakita guys kung paano ko lutuin. Kasi simple lang naman siya. Tsaka kailangan din mag-get ready ni Uni. So, I have to be a little bit quick.
in cooking it para hindi naman malate ng ating dada. Okay, so I'll just see you later, guys. And guys, gising na si Uni. Pinapatulog niya si baby. Kasi, she's again sleepy. No. Say hi, love. She will get ready soon also. And then guys, cooking ng ating mung dal. Yung kangkong na lang yung kulang nito. And ready na to siya. Okay guys, so Anya is sleeping right now for her second nap. Ewan ko pero putol-putol yung tulog niya. But anyway, Uni is getting ready now kasi he only have I think 40 minutes to prepare. And yeah, so while Anya is sleeping, i-prepare ko yung papaliguan niya para at least pag nagising siya, ready na lahat at hindi na siya maghihintay. So may kikwento pala ako sa inyo guys kasi chicken na lang muna tayo, no, while I'm preparing Anya's bath. Okay, so last week guys, yung milk production ko is hindi siya masyadong maganda. So maganda ba guys? Maganda ba yung term? hindi masyadong marami yung production ng milk ko. So ang ginawa namin, pinapainom ko si Anya ng formula milk guys kasi meron talagang moment na as in empty na talaga ako and gutom na siya and hindi ko alam kung ano ipapatid sa kanya guys kasi wala, empty talaga. And so yun na nga, meron kaming S26. Glad lang. So meron kaming S26 dati. Dati pa to binili ni Uni nung ano newborn pa si Anya. And then yun. So yun yung pinainom ko sa kanya. And uminom siya guys for the second time. Pero guys, sumuka siya. As in, sumuka siya ng sumuka. At hindi ko alam kung anong gagawin ko guys. Kasi I think she vomited 3 times after that. So natakot na talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung time na yun. Pero I think it was just like, you know, her reaction for drinking it. Kasi nga hindi nga siya sanay. So ang ginawa ko is nag-stop akong bigyan siya noon. And I was really trying so hard para lang gatas ako guys. And yun nga, so umiinom ako ng maraming tubig, umiinom ako ng gatas, yung ano ko, yung fenugreek and fennel seeds ko, iniinom ko siya as in during the day and the night kasi nga 'di ba nung last vlog ko kwento ko sa inyo na iniinom ko lang siya during the night. So last week, so nagsimula din akong uminom noon during the day and it really helped naman little bit. So it is getting little bit better now. At least meron na siyang naiinom kahit papano. Merong days din naman guys na marami din naman yung production ko, pero meron din days na wala din talaga. So ngayon, sabi ng nanay ko, ipapractice ko daw siyang painumin ng bottle para at least, diba, just in case wala talaga siyang mainom from me, at least makakainom siya ng formula milk guys. So bumili si Uni guys ng Aptamil. Ito. So inaano ko siya guys, pinapractice ko siya ngayon siguro I think magpa 4 days na pinapractice ko si Anya na uminom sa bottle. Pinapainom ko siya after bath, so like around 1 o'clock, parang yun na bali yung lunch niya. And then once also in the late afternoon, like around 5 o'clock, so pinapainom ko din siya. Although hindi talaga siya umiinom guys kasi nga iyak siya ng iyak. And yun, minsan naaawa talaga ako kasi like kahit ano guys, kahit pilitin ko siyang painumin like 10 to 15 minutes, hindi talaga yan siya iinom guys. Konting-konti lang and she just continuously crying. It just leaves me a little bit frustrated nga kasi hindi ko alam hanggang kailan namin to gagawin na alam mo yun. Pipilitin ko siyang uminom pero iiyak pa rin siya ng iyak. Pero we'll just keep trying guys kasi ganyan naman daw talaga. Yeah, so hopefully
Masanay siyang uminom ng gatas sa bottle and masanay din siyang uminom ng formula milk. Pero bibigyan ko pa rin siya naman siya ng ano guys, ng milk ko if there is. Bali, yun na lang bali yung ano ba, yung parang breakfast, lunch, and dinner niya ba, yung ano formula milk. Pero in between yun, of course, bibigyan ko pa rin siya ng formula milk. Yun nga guys, yun yung update ko about my breastfeeding journey. Kasi nga, yun, ilang days na rin kaming struggling. Pero yes, surviving naman. And hopefully, we will succeed. Yun guys, prepare ko na lang muna. Later na lang tayo muna ulit mag-chika. And kasi baka magising na naman yung baby natin at any time. And yeah, I'll just see you guys later. Bye-bye na. Yan guys, tapos ko na pinaliguan si Anya and she's very fresh now because she just took bath. Yan. Say hi baby. Say hi baby. Say hi. Hi friends. Hi friends. Hi friends. Thank you for watching. Ay guys, iko nga pala nakwento sa inyo. Hindi ko na vlog na ano na napa-piercing na pala namin si Anya, guys. Yan. 'Di ba nga yung last video ko, hindi kami nagsucceed dun sa aming ear piercing niya kasi nga yung doktor na pinuntahan namin dun sa first clinic is sabi niya at least 3 months daw. So, hintayin pa daw mo. Ay, 3 months ba or 6 months? Ay, 6 months pala. At least 6 months daw, guys. Yun yung sabi niya. So, kailangan daw munang hintayin na lumaki si Anya ng konti para lumaki daw yung ears. Saka daw muna mabubutasan yung earrings, mabubutasan yung ears niya. Pero, the following week nun, guys, which was last week or last to last week, nag-research ako ng ibang clinic na malapit lang sa amin and yun, we got her ear piercing. Yan. This is tawa. Uy, tawa ikaw lang ga. Diba? She looks more girly now. Wala guys, hindi siya umiyak guys, as in pagkatapos nun, natulog siya tapos nilapat niya yung ano niya, yung ears niya sa shoulder ko and then that's it, walang sakit, hindi siya nasaktan. My baby is so brave, right? Ikain gan kaunang-kaunan na imong kamot. Uy! My baby is so brave. Yan guys, and ready na rin ang ating first na formula milk. So, konti lang yung inaano ko guys, yung pinaprepare ko. Siguro mga 40 ml lang to siya. Kasi alam ko naman na hindi din naman niya mauubos or hindi niya maiinom. So, yun. Let's try our first attempt guys. Later. Failed tayo guys. Wala. Iyak pa rin siya ng iyak. Kita nyo, kalma lang siya. Pero pag nilagay ko sa bibig niya yung dede, iiyak na naman to. Pero ipupush pa rin natin to guys. Push lang tayo ng push. Hanggang sa mag-succeed tayo. Yan guys. Since hindi tayo nag-succeed, yan. Laro-laro lang muna si Anya. Good mood naman siya eh. Kasi, yun nga. Since hindi siya dumede sa battle niya, binigyan ko siya ng gatas ko. So, tapos maglalaro lang yan siya guys. Tapos magre-relax lang din ako. Right baby? Right, baby? Anya! Okay, guys. So, while Anya is playing, so, good mood naman siya. So, magchichika tayo, guys. I think 3 or 4 days ago, guys, may balita na yung plane crash.
ito nangyari to sa district ng Calicot sa Kerala. So medyo malayo-layo siya sa amin, guys. I'm not sure. I think 4 to 5 hours siya from Kochi. I am not really sure. Pero yun. Yung flight na yun, guys, galing siyang Dubai to Calicut. So, ang nangyari, guys, is dahil nga, diba, sobrang maulan ngayon sa Kerala, guys. As in, during this season talaga, guys, I think it's starting from July, guys, until siguro mga, basta mga bare months, guys, yan, maulan talaga yan sa Kerala, guys. Same din lang naman sa Philippines. Pero sa Kerala, guys, as in, grabe yung ulan talaga doon. Kasi meron din kasing flood na nangyari doon 2 years ago, di ba? I'm not sure if familiar kayo doon sa flood na yon na nangyari, which there are a lot of people affected by it. That was 2 years ago, guys. And by that time, we were there in Kerala because we were on vacation. And we are very glad, guys, na that time the flood didn't really reach in our place. Kasi marami talagang apektado, guys, as in maraming part ng Kerala noon ang nabahaan and marami ding mga namatay, guys, as in. Pero yan, buti na lang nandun kami ni Uni kasi nga nakabakasyon kami. Actually, yung bakasyon nga na yun, guys, is pabalik na sana kami hanggang sa grabe talaga yung ulan and hindi na maka-operate yung mga flights kasi yung airport is nabahaan din. So, na-extend ka kami noon ng ano, I remember na-extend kami ng, I think, 2 weeks. 2 weeks kaming na-extend ng vacation namin kasi nga, hindi kami makabalik dito sa Abu Dhabi. So, yun na nga, guys. So yung flight na yun is from Dubai to Calicut, guys. And yung flight pa naman yun, guys, is part siya ng repatriation project ng India. So, most of the people talaga noon, most of the passengers are those people who wanted to go home in India for a long time kasi nga, diba, nag-lockdown dito, tas nag-lockdown din sa India, and there were no flights available. Most of the passengers are, yun, mga nawala ng trabaho, or di naman kaya may mga gusto lang talaga silang umuwi kasi, alam mo yun, baka meron silang mga pamilya na naapektado ng, ano, ng baha dun sa Kerala. So, yun, guys, so that was 3 days ago yung balita na yon na yung plane accident, guys, na nahati yung plane. As in, guys, very very sad. We are very very sad actually that it happened. So yun na nga, guys, wala talagang makapagsasabi daw na ano daw yung cause ng accident, pero meron naman daw nagsasabi nga na dahil daw sa medyo napakalakas daw na ulan. And also, meron na daw talagang problema yung airplane na yun, na which is hindi lang daw talaga na double check. Nakakasad talaga yung ano, yung pangyayari na yun kasi syempre, 'di ba, sa dami ba naman ng problema natin ngayon na pinagdadaanan, meron pa yung COVID, tapos meron pa yung baha sa Kerala. Tapos dumagdag pa yun. Pero ang maganda dun, guys, marami yung mga na-save na lives. I think it was 109 passengers. Lahat dun sa flight na yun, kasama na yung mga crew. Namatay nga daw yung pilot, guys, eh. Yun, pero marami daw na-save, guys, kasi, ang tawag dito, before daw na bumagsak yung plane, pinatay daw nung pilot yung ano, yung engine ng plane, guys, para hindi daw sumabog. And also, secondly is maraming na save na lives kasi yung mga ano, yung mga residente doon, guys, na malapit sa airport, nung nakita nila yung nangyari, guys, lahat ng mga residente na may sasakyan, guys, as in inano talaga nila, pinuntahan nila yung ano, yung nangyaring yung plane, tapos sinave nila lahat yung mga ano, yung mga tao dun sa plane. So I think it was like 17 or 18 people who died. I'm not really sure, ha, pero yun yung last na nakita ko sa ano, sa news. And yun, so at least, diba, maraming na save na lives kasi, guys, for sure, mostly dun sa mga pasahero na yun is yun yung mga nawala ng trabaho dito sa Abu Dhabi, guys, kasi, or dito sa UAE, kasi nga, diba, repatriation, ano yun, project yun. So, yun, guys, nakakasad lang talaga. Yes, Ananya.
What happened? You want to say hi to the people? You want to say hi to the people? Yun guys, ito lang yung ganap namin whole afternoon kasi nga mula si Dada Uni niya. So, dito lang kami, chill-chill lang hanggang sa gusto niya nang matulog ulit. Tapos, kung matutulog siya guys, itatry ko ding matulog din kasi para at least naman makapag-rest naman din ako. And then, yung sleeping time niya in the night guys is 6:30. So, yun, 6:30, nagsastart na kami nun ng kanyang nighttime routine. And then, by 7:30 guys, natutulog na talaga yan si Anya guys. So, maaga siya natutulog. And then, yung gising niya is around 7:30, 8 o'clock in the morning, ganun. Pero of course, she wakes up in between guys kasi yun nga, magdedede siya. Pero maganda talaga yung tulog ni Anya guys during the night, which is very, very good. Pero yun nga, hindi nga siya natutulog masyado during the day. Pero bumabawi naman siya sa tulog niya in the night. Right? Right lang ka. Say hi to the people, be. Say hi to the people lang ka, be. Hello? Hi, people. Hi, people. Yan guys, laruin ko lang muna si Anya guys and mag-chill-chill lang din ako. And balikan ko kayo mamaya. 2 hours later. Okay guys, so we're back. Nakapag-nap na kami ni Anya and we were awake for at least 30 minutes now. And ito ang ating baby. Yan, nag-chill-chill lang yan siya dyan. Oh, diba? Chill lang yan siya dyan guys. And now guys, I'm gonna make a chapati for Uni's dinner tonight kasi ako meron pa naman akong rice tsaka mung dal. So okay pa yun siya sa akin for dinner. So chapati na lang yung gagawin natin kasi meron din naman siyang meron pa naman siyang curry from last night eh. So that will still do for him. And yeah, papakita ko sa inyo guys kung paano ko gumawa ng chapati. Just quickly lang naman para ma-share ko sa inyo. Okay, so in a bowl, maglalagay lang ako ng konti lang guys na cooking oil. Kahit na anong cooking oil naman siguro, it will do. Yan. So itong gagawin ko guys is good for 2 servings to siya. Yan. So, ang gamit ko na oil, guys, is sunflower oil. And then, alagyan lang natin ng konting salt. Just for little bit saltiness lang. And then, lalagay na ako ng yung ating wheat. Wheat flour, guys. Yan. Itong gagawin ko, guys, is good for 2 servings. So, siguro mga ano siya guys, mga 4 to 5 cups ang gagawin ko. Yan. So siguro okay na to siya. And then itong ating lukewarm water guys. So importante siya na lukewarm water guys kasi kung normal na water lang sa na-experience ko guys ha. Ano kasi siya tawag dito, mas sticky siya ba? Kesa sa lukewarm water na parang nahahalo siya talaga agad-agad. So, yan lang. Simple lang guys. Para ka lang ding gumagawa ng tinapay ba? Kasi tinapay lang naman talaga tong chapati guys. Diba? Alam mo naman, ang chapati, tsaka parata, tsaka dosa, yung mga ganyan. Yan yung staple bread ng Kerala guys. So, yan lang. And then, dagdagan lang natin ng water hanggang sa ma-okay na siya. At ito na guys. Ito na ang ating finished product. So, namasa ko na yan siya. And then, ang gagawin ko is i-keep ko na lang muna to siya sa fridge guys. Kasi mamaya ko na to siya i-roll pagdating ni Uni para at least fresh, diba? So, yan guys. Yan lang. So, dito ko yan siya i-transfer. Tapos,
tatakpan ko lang. And then, lalagay ko sa fridge, guys. Yun na. Guys, I'm gonna end the vlog here now because wala na naman akong gagawin. Tsaka, after some time, kasi mag-aano na, guys, magsi 6 o'clock na. Yan, medyo maano na nga sa labas eh. Pero, yeah, before I end this vlog, I just want to do a little bit of shout out for my newly found friend here in YouTube, Sis May Dangkalan, ng May Vijesh Filipina-Indian Relationship Channel. So, meron din siyang YouTube channel, guys. So, I'm gonna show here or I'm gonna link it down below para ma-subscribe nyo rin. But, thank you so much, Sis May, for all your support sa mga sweet messages mo. And thank you so much sa palaging panonood. And yan, yun na, guys. So we're just gonna end our vlog here. I just want to say that thank you so much for watching all our vlogs, guys. Yeah, magbabay na ang ating baby. Say bye-bye. Say bye-bye lang ka. Say bye-bye. Bye-bye. Hmm? Say bye-bye. Say bye-bye to the people. Bye, guys. Thanks for watching. Thanks for watching our vlog today. Sinisinok siya, guys, eh. She's having hiccups. Yan. So, yun na, guys. Saglit lang. Fix muna natin tong ating ano. So, yun na, guys. Thank you so much for watching. And please, please don't forget to hit that like button if you like this video. And please don't forget to subscribe and hit that notification bell so that you'll get notified. So, you'll get notified whenever we upload a new video. And guys, please always remember to work hard, stay humble, and be kind. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you so much. Bye.